Hi guys! Welcome to my channel. For our video today, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng advanced server sa account nyo. So, ayan. Keep on watching and I will tell you how to access the advanced server. Bali, pag meron kayong advanced server at may mga nakikita kayong bugs about the games and the upcoming events and upcoming new heroes, pwede nyo siyang i-report sa Muntun, and kapag na-report nyo sa Muntun at nalaman nila na bug nga, merong reward yung account nyo. And isa pang benefit ng pagkakaroon ng advanced server is meron kayong access, early access kung tawagin, dun sa mga upcoming heroes and events. So, hindi pa nalalabas dun sa actual server, sa main server, is pwede nyo nang gamitin yung mga hero para ma-practice nyo na. At malaman nyo kung ano yung kalakasan at kahinaan ng mga bagong hero at nung mga paparating na event pa. So, ganito guys. Bago ko ituro sa inyo kung paano magkaroon ng advanced server, papakita ko muna sa inyo na wala akong advanced server. So, click ko lang yung profile ko. Yan. Pag-click ko ng profile ko, ito yung lalabas. Kung nakikita nyo yung account dito sa pinakababa ng left side, yung may nakapula na mark, so kiklik ko lang yan. Pag-click ko nyan, ang nakalagay dito sa right side is account center, switch account. Kapag meron kang advanced server nakalagay dyan, na pangatlo is switch server. Since wala akong advanced server, wala siyang nakalagay na switch server. So, pinapakita ko lang sa inyo guys na wala pa akong advanced server para mapatunayan ko sa inyo na after this tutorial, magkakaroon tayo ng advanced server. So, back ko na guys. So, yan. Nandito na tayo sa main profile ng Mobile Legend pagka-open mo pa lang. So, ganito guys. After opening the Mobile Legend app, kailangan nyong i-click yung icon na parang tao na naka-headphones. So, nasaan yon? Ito yung nandito sa may bandang right side nung profile mo. Diba, ang pangalan ng profile ko, ng ML ID ko is Enormous Gaming, PM. So, yung kanan side nun, yung right side nun na yan, na icon, na parang tao na naka-headphones, yan yung kailangan natin i-click para magkaroon tayo ng access dun sa advanced server. So, ayan. Click na natin siya, guys. Pag click mo siya, automatic, lalabas tong profile na to. Pag click mo yung icon na yun, ito yung lalabas dito, guys. So, sasabihin ka niya na, "Hey, hero, welcome to the land of dawn. I'm your game assistant, Harper." Si Harper, siya yung nandun, parang siya yung nandun sa may magic chess eh, yung bilog, yung parang slime. So, sabi dito, "Please choose the problem that you want to report below and fill in the form. You will get a reply from customer service after submitting the form." So, yun guys, may auto-reply sila in everything na ire-report mo. So, mas bilisan na natin yung pagturo sa inyo ng tutorial on how to get the advanced server. Pag-click nyo nung icon na yun, ito yung mga pagpipilian nyo dito. Number 1 is hot events, 2 is frequently asked question issue, 3 is account problem, 4 is payment problem, 5 is internet and performance issues, 6 is bug reports, 7 is advice or suggestion regarding the game, 8 report or appeal, 9 event question and feedback. So ang i-click nyo dito guys, hindi yung report or appeal. Ang i-click nyo dito yung bug reports. So, pag kinilik nyo yung bug reports, sa guys, yung number 6, click nyo lang yan. Pag kinilik nyo yung bug reports, ito naman yung susunod na lalabas. So, sasabihin niya, "Dear player, in order to collect information regarding your issue and submit it to our game, developers in a more effective way, please select a type that best fits the issue before you submit it. You will have a chance to earn diamonds rewards by reporting bugs or helping developers identify issues." Yun yung sinasabi ko guys. Kapag pumasok kayo ng advanced servers at tinulungan nyo sila mag-report ng mga bugs, so natutulungan nyo yung developers to identify some issues, bibigyan nila kayo ng rewards which is yun nga yung diamonds. So yung diamonds, binibili kasi yun. Diba? Kung ML player ka, alam mo na binibili yun, kailangan mo mag-top up to avail some heroes or skins or any other events ni Muntun.
So yan, after clicking nung bug reports, ito yung lalabas, guys. So pito lang yung pagpipilian. Yung una, feedback reward list. Second is applying for the advanced server. Third is bug in battlefield. Fourth is bug of system module. Five is bug in events. Six is item issue feedback, matchmaking, balancing, and problems. So yun guys, since yung click natin is bug report, hindi natin pipiliin yung bug in battlefield or bug of system module. Siyempre, yung ituturo ko nga sa inyo is sa pag-apply ng advanced server, so yung number 2 i-click natin. Since nakalagay na siya dyan, mababasa mo naman, applying for the advanced server, click mo na lang yan. Pag-click mo yan, yan, automatic, may auto-reply si Harper, yung kanilang AI, Artificial Intelligence. So yan, sabi niya, we understand that many players have learned about and want to join advanced server. Before your application, please stop and read the following FAQ. Bali, yung FAQ, ang meaning niyan is frequently asked questions. Players who meet our conditions can fill in and submit the application. So, bago nyo i-click yung tap to apply, guys, i-click nyo muna tong how to get access to the advanced server. Yan. Pag kinilik nyo yon, so magre-reply agad si Harper, yung artificial intelligence nila. So sabi niya, we found this for you. How to get access to the advanced server. So kailangan mo lang yan i-like, guys. Ayan, makikita nyo, may thumbs up, may thumbs down. I-thumbs up mo lang yan. After mo i-thumbs up, guys, sasabihin niya, thank you for your support. So after nyan, balik ka, scroll up, and then balik ka dito. Yung nakalagay na tab to apply, guys, click mo lang yan. Yan. Tapos, pag tap mo ng tap to apply, pag click mo ng tap to apply, ito yung susunod na lalabas, guys. Nakalagay, advanced server request. So, kailangan natin i-input kung anong country tayo. Kung anong country man kayo. For example, you are a Filipino but you are living in USA, Canada, Singapore, or any other country, Thailand, Brazil, you need to input it here for them to know na nandun ka sa lugar na yan. Yan. Siyempre, iba't ibang lugar, iba't ibang country, hindi pare-parehas ng issue. Kahit nasabihin natin na sabay-sabay na release ng date, pero magkakaiba ng lugar, nagkakaroon ng iba't ibang issue. So, kailangan nilang malaman kung anong country ka or region. So sa akin, since nasa Philippines na tayo, kailangan natin ilagay is Philippines. Pero dahil proud tayo na Filipino, we are putting it all in big letters. Yan. Yan, Philippines with S. So next one is your server. So yan guys, wag na wag nyong kakalimutan yung server nyo. Kailangan i-take down notes nyo or kabisaduhin nyo. Kailangan memorize nyo. Kasi if ever na mag-fill up kayo, tapos hindi nyo kabisado, babalik na naman kayo from the first. So ako, ang server ko is 10656. Kasi ako, kagagawa ko lang ng account. Yung mga dating account ko is hindi ko na ma-access. Tapos na-hold up pa ako, kaya yung dating account ko is nandun sa phone. Wala na, hindi ko na siya ma-retrieve. So, yan. Number 3, how do you usually access the internet? Ako, ginagamit ko talaga is mobile data. Pero since ang gusto ni Muntun, mabilis yung connection ng mga naglalaro, ilagay mong sagot is using Wi-Fi. Number 4, wag na wag kang pipili ng using mobile data. Kasi more of the lag problem sa mobile data nangyayari. And more of the reports and bugs sa mga mobile data user nangyayari. So much better using Wi-Fi yung i-apply mo or yung isagot mo dito para alam ni Muntun na mabilis yung internet mo. After that, sabi niya, what is your usual thing in battle? Siyempre, pipiliin mo yung pinakamababa para iisipin ni Muntun, mabilis yung internet mo and hindi ka nakakaranas ng lag problems or lag issues. Number 5, what is your age? Siyempre, hindi natin kailangan magsinungaling. So, dito ako sa E. Confirm ko lang yan. Yan. What is your gender? Ikaw, kayo, kung anong gusto nyo, kahit na lalaki kayo, pwede nyo gawing female, or kahit babae kayo, pwede nyo gawing male. Bahala kayo kung saan kayo masaya. Yan. Support ko kayo dyan.
How long do you usually play Mobile Legends? So, gaano ka daw katagal naglalaro ng Mobile Legends? Siyempre, piliin mo yung pinakamatagal dito. Yan. Yung pinakamatagal, more than 40 hours per week. Ibig sabihin, naglalaro ako ng 5 hours a day sa Mobile Legends. Pero, siyempre, hindi naman ako ganun ka-addict. Piliin natin yung 5. Mga minimum ko 4 hours a day on average. So, confirm ko na yan. Para hindi naman masyadong halata ni Muntun. Number 8, what phone do you use for gaming? Siyempre, kailangan mong ilagay yung model ng phone mo. So, ako, I was using Huawei. All caps ko. Yan. Huawei. Tapos, bali ako dalawa yung phone ko. Isang Infinix. Sige, yung Infinix na lang ilalagay ko. Bali, hindi kasi ako nakakaranas ng lag problem. Infinix, yan. So, ito hindi pa kilalang phone since in-order ko lang siya from Lazada. And the price is 8,000 for 4GB and 128GB. So, yung model niya is Hat 10. All caps din natin. Hat 10. Infinix Hat 10. Pwede ka rin siyang lagyan ng N. Huawei. Yan. Para. Dalawa kasi yung phone ko. So. Yes. Lagyan na lang natin ng N. Nova 3i. Yan. Number 9 question. Which of the following options correctly describe the game replay feature? So, dito guys, sundin nyo na lang yung isasagot ko para mabilis tayo kasi marami kayong ipipick dito. So, piliin nyo lang si 1, si 2, si 4, saka si 5. Then, next is which of the following options correctly describe Battle ID? Yan. Click nyo lang si 1, si 3, si 4, saka si 5. Yan. So, number 11, what should you do if you encounter a bug? So, syempre, ito yung makakatulong sa kanila. So, piliin nyo yung 1, yung 2, yung 3, and 4. Yan. Last question, hindi pa. Ito yung number 12 question, where did you get to know about our advanced server? Syempre, ako ilalagay ko from... Facebook gaming online streamers. Oops. Mali spell natin. Yan. And tingin ko last ko yan. Last questions. Why do you want to enter the advanced server? Yan. Syempre, kailangan medyo pasipsip tayo ng konti kay Muntun para mapayagan tayong magkaroon ng access sa advanced server. So, ang ilalagay ko is to get early access to upcoming events and new heroes and to find the bugs and report it for the developer to fix it. Yan. So, ulitin natin, basahin natin.
to get early access to upcoming events and new heroes, and to find bugs and report it to the developers to fix. So, buray natin tong 4. Pwede naman yan, kahit mali-mali yung grammar nyo, maintindihan naman nila yan. So, submit na lang natin siya, guys. Yan. So, nag-check na siya. After submitting, guys, yan. Wait nyo na lang yung email dito. Yan. Wala pa yan. So, wait nyo na lang yung email dyan, guys. Kapag lumabas yun yung email, then mag-update yung inyong account. Tapos, pag-click nyo dito sa account, lalabas na dito sa baba ng Switch account yung Switch server. So, yun, guys. Thank you for watching. Hope nakatulong ako. And sana lahat tayo magkaroon ng access sa advanced server para ma-practice natin yung mga new hero and malaman natin yung mga upcoming events. Thank you all, guys, and have a great day. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko, and don't forget to like my video. And kung may tanong kayo, i-comment niyo lang dito sa video. Thank you, guys, and God bless. Sana lahat tayo gumaling mag-Mobile Legend. Bye, guys.